Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes para sa 16 na linggo ng karaniwang panahon, July 19, 2022. Para po sa ating pagninilay, tayo po ay nagpapatuloy na makinig sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas, chapter 7, verses 14 to 15. And verses 18 to 20. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay ipinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa ng unang panahon. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo ng Martes. Ngayon po ay talagang dito po no, sa pahayag ni Propeta Mikas, ipinapakilala sa atin muli kung paano natin dapat kilalanin ang Panginoon. Sino ba siya? No? Na bagamat siya ay Diyos, no? Panginoon, pero siya po ay hindi dapat katakutan. At yun po, balikan natin po no, yung pahayag ni Propeta Mikas. Sabi dito, wala nang ibang Diyos na tulad mo. Isa-isahin natin. Wala nang ibang Diyos na tulad mo dahil siya po ay nagpapatawad ng mga kasalanan. Sabi niya, pinapatawad mo ang mga kasalanan ng no, ng tao, ng nalabi sa bayan mong hinirang. So, yung Diyos natin ay Diyos ng pagpapatawad. No? Katulad nga lagi no, ng ipinapahayag sa atin ni Jesus na patawarin ang mga ibigin ang iyong kaaway, patawarin ang mga umuusig dahil siya mismo alam niya ito, no? Siya mismo ginagawa niya ito. At ngayon, no, mismo ang Panginoon, bagamat walang kasalanan, siya ang ginagawa ng kasalanan ng tao dahil nga sa pagsuwain no, sa mga utos niya, pero ito pa rin ang Diyos na mapagpatawad. Tandaan niyo po, no? Walang tao na lumapit sa Diyos na nagsisi ang binigo ng Diyos. Walang tao ang humingi ng tawad na hindi pinatawad ng Diyos. Yan ang Diyos natin. Hindi ito Diyos-Diyosan lang na talagang nagiging sukdulan yung galit. Yung galit ng Diyos ay nagagalit siya dahil nga sa pagsuway natin, pero yung galit niya ay napapawi sa simpleng paghingi natin ng sorry, sa paghingi natin ng pag-amin natin ng kasalanan, napapawi yung kanya pong nararamdaman. Kaya nga sabi no, una, nagpapatawad ng kasalanan, pangalawa, sabi po, hindi siya nagkikimkim ng galit. Hindi nag-iipon. Yung alam niyo po yung sa sakramento ng kumpisal, ang hiwaga nito no, kapag nagkumpisal ka, humingi ka ng tawad, nagsisi ka, burado lahat no, burado lahat ng iningi mo ng tawad. At kumbaga back to zero, back to simula tayo ulit. At ito po no, hindi nagkikimkim ng galit na pagdating ng araw biglang isasambulat ulit, isusumbat na naman sa atin. Hindi ganoon ang Diyos. Kasi pag tao, pag pinatawad mo,
pag nakagawa ka ulit ng kasalanan, uungkatin yung noon. Eh. Pinatawad na kita noon sa ginawa mong ganito. Pero ito, pinapakilala sa atin na hindi nakikimkim ng galit. Nabubura ang galit sa kanya kapag ang tao nagsisi. At sa halip, ang sabi niya dito, pangatlo, pinadarama niya ang kanyang pagmamahal, yung tapat na pagmamahal ng Diyos sa tao. At muling nahahabag, no, at sabi po, no, muli kang nahahabag sa amin, tapos lilimutin mo ang aming pagkakasala at iniyahagis sa kadiliman ng dagat. So, ganun po, no? Kaya huwag nating isipin, no, na hindi na tayo mapapatawad ng Diyos dahil napakabigat ng ating kasalanan. Dahil kahit ano pa man yan, meron tayong Panginoon na mapagpatawad at hindi nagkikimkim ng galit sa atin. Magkos ay patuloy niyang ipinamamalas yung kanyang katapatan, no, na pagmamahal sa atin. Masarap, masarap pakinggan na, at sana po, no, ma-inspire tayo ng pahayag na ito ni Propeta Micah, na sa minsan kasi, no, sa dami ng ating pong problema, sa ng ating mga pinagdaraanan, ay nakakaligtaan natin na mag-focus, no, at makinig sa Diyos, no. Minsan mas tinututukan natin yung emosyon natin na walang nagmamahal sa atin, o wala nang magmamahal, wala nang magtitiwala sa akin, dahil hindi totoo yan, no. Pwedeng pakiramdam mo, may mga tao sa paligid mo na hindi ka na kayang unawain, hindi ka kayang patawarin, pero huwag kang bibitaw, no, kasi meron tayong Diyos na hindi natin katulad. Meron tayong Diyos na mapagpatawad, meron tayong Diyos na hindi nakikimkim, meron tayong Diyos na tapat, na nagmamahal sa atin. Muli, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat.